Welcome to my YouTube channel. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay at ngayong araw na to ay magtuturo ako ng isang recipe dahil ito ay isa sa request ng aking mga subscribers. Paano ba daw pasasarapin ang napakasimpleng Spanish sardines? So gamit natin ngayon ay Family Brand Spanish sardines. Ayan. So gagawa tayo ngayon ng homemade pizza Spanish sardines gamit ang Family Brand. So, napakasulit lang nito mga manay dahil ang isang can na ganito na 120 grams ang laman e 32 pesos lang. At available po ito sa mga supermarket na malapit dyan sa inyong lugar. Napakadali lang sundan at napakaganda sa ating katawan dahil ang oil po ng Spanish sardines na Family Brand ay soya oil na good for the health. O diba? Kung pizza lover ka, eh subukan mo na to dahil pasok na pasok sa budget, masarap na, healthy pa sa ating katawan. So napakasimple lang ng sangkap na kakailanganin natin para dito mga manay. Alam ko excited na kayo at sa mga nag-request nito, eto na ang aking version ng pizza Spanish sardines gamit ang Family Brand. So tara na atin ang simulan, ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating kakailanganin. Ngayon, ang una po natin gagawin ay paghihiwalayin muna natin ang laman sa oil ng ating Spanish sardines. So, gagamitin po natin oil para sa ating pizza dough ay yung soya oil ng Spanish sardines. So yan, napaghiwalay na po natin ang soya oil ng Spanish sardines at ito yung kanyang laman na gagamitin natin para sa toppings ng ating Spanish sardines pizza. Ayan. So isa-set aside muna natin itong laman at kakailanganin natin itong pinaka soya oil niya para sa paggawa ng ating pizza dough. So, mag-start na tayo para sa ating pizza dough. Unang-una, kailangan natin ng bread flour. Pwede din po kayong gumamit ng all-purpose flour. So, yan. Kailangan din natin ng 2 tablespoon ng washed sugar. 1 half teaspoon ng salt. So, yung aking bread flour po ay 2 and 1 half cups ang sukat, ha? 1 teaspoon of instant yeast. Ayan. I-mix lang po natin ang lahat ng sangkap. Then, ilalagay na po natin yung ating water. So, maglalagay ako ng 1 cup of water. Ayan. Then, syempre, yung ating soya oil ng Spanish sardines. So, yun yung gagamitin nating oil para dito sa ating pizza dough. Para mas nanonood yung timpla at nandun pa rin yung sustansya ng ating Spanish sardines. Made by Family Brand. Ayan. So, i-mix lang po natin together yung lahat ng sangkap at mamasahin po natin to gamit ang ating kamay or pwede rin kayong gumamit ng stand mixer kung meron kayo para mas mapabilis. So hindi naman po ito kailangan masahin ng todo. Yung sakto lang. So yan. So gagamit na ako ng aking mga kamay. So malinis po yung aking kamay, ha. So mix lang po natin. So yan, pagkatapos ng 3 minutes na minamasa natin siya, ay i-cover na po natin to ng cling wrap. Pwede rin po ang malinis na towel. Hindi naman natin siya kailangan masahin ng todo. So i-cover lang po natin to at i-rest po natin ng 30 minutes bago natin siya ilagay sa ating pizza pan na gagamitin natin para sa ating homemade pizza Spanish sardines. So ngayon, magluluto naman tayo ng ating homemade pizza sauce. Ang unang-una kailangan po natin ay real tomatoes o
kamati. So, pwede nyong i-blender para mas pino. Sa akin kasi gusto ko yung may buo-buo, may chunk ng tomatoes. So, napakasimple lang, hindi natin kailangan ng oil. So, kailangan natin ang pan at mahinang apoy lamang. Ilalagay po natin ang ating in-slice na kamatis. So, yan, once nalalagay na po ninyo ang kamatis sa inyong pan, haluin nyo po ng haluin. Dapat lulutuin nyo lamang po sa low to medium heat lamang ang apoy. Ngayon, kung meron kayong blender, i-blender nyo po kung gusto nyo na mas pino. Pero nga, ako ay gusto ko yung may buo-buong kamatis sa ating pizza. So, kanya-kanya tayo ng diskarte, mga manay. So, haluin lang po natin yung haluin hanggang sa mapapansin nyo, nadudurog na po yan. Ayan o. Kaya huwag nyong iiwanan para hindi masunog. Kailangan saktong-sakto lang. So yun, mapapansin ninyo habang tumatagal, nadudurog na siya at nag-iiba na yung kulay. Ayan. Kaya kailangan habang hinahalo dapat pinipik-pik ninyo. Then, maglalagay na po tayo ng 1/2 teaspoon ng salt. One tablespoon ng sugar. Ito po ay optional. Pwedeng meron, pwedeng wala. Kung gusto niyang may konting tamis yung inyong pizza sauce. Naglalagay din ako ng 1/2 teaspoon ng ground black pepper. Ayan, sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng homemade pizza sauce. Ito po ay version ko at simple lang to. Kaya madaling sundan. Basta ang gamitin po ninyo yung hinog na kamatis para maging ganito po lumalabos yung kanyang katas. Kasi kung berde pa, hindi maganda. Ayan. So, madali lang po itong maluto. So, haluin lang natin ng another 1 minute. Then, pwede na po nating patayin yung ating kalan. At iset aside natin to. Hintayin lang natin yung ating pizza dough para makapag-start na tayo mag-assemble. So, yan. Okay na po ito. Papatayin ko na yung kalan. Ayan. Nakita ninyo. Napakaganda ng ating homemade pizza sauce. Ayan. Marami kasi nagtatanong paano daw gumawa. So, ito yung aking version ng napakasimple. So ngayon, pagkalipas ng kalahating oras, pwede na nating tanggalin yung ating dough sa ating lagayan. Ayan. So ilipat ko siya rito sa aking mesa, malinis po yan. Then ikat lang po natin, pero tanggalin muna natin yung mga hangin. Ayan. Tapos ikakat po natin to ng dalawa kasi itong dough na to ay makakagawa ka ng 2 pizza dough. Para sa recipe na to. So, sati lang natin sa 2. Pwede niyan timbangin. Ngayon, kung pangkain niyo lang, kahit hindi na. Then, gagamit ako ng size 12 na pizza pan. Ayan. So, pinahiran ko lang siya ng vegetable shortening para hindi dumikit yung ating pizza dough kapag naluto, mabilis nating matatanggal. Pwede kayong gumamit ng rolling pin ha, mga manay. Dito nyo siya i-platin bago nyo ilipat dito sa ating pan. Or pwede naman rekta na lang katulad nitong gagawin ko. So, lagay nyo lang ng ganyan. Tapos, i-platin nyo lang ng ganyan. Hanggang sa makover nyo yung pinakabuong pizza natin. Pizza pan natin. Ayan. So, yan. Then, gamit ang tinidor, putasan lang po natin yung ating dough para sumingaw siya once na binibake natin. Maluto ng maayos. Ayan. Then, set aside lang natin tapos ilagay pa natin to sa isang pizza pan. So, yan. Tapos na akong
maglagay dito ng ating dough dito sa ating mga pizza pan. So, yun, nakita ninyo, dalawang pizza ang ating mabibake sa recipe ng ating pizza dough. So, mag-start na tayong mag-assemble. So, ipapakita ko sa inyo yung mga pan-toppings natin na gagamitin dito. So, ang una kong ilalagay ay yung ating niluto na homemade pizza sauce. Ayan, kapag malamig na siya, lalapot na po na para siyang tomato paste. So, ganito yung gusto ko, yung mayroong buo-buong kamatis. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede niyong i-blender kung gusto niyo ng mas pino. So, spread lang natin yan dito sa ating pizza dough. Naku po. Naglalaway na naman yung aking mga kasama. So, huwag niyong lalahatin. Ang magagawa nito ay dalawang pang pizza dahil purong kamatis yung ginamit natin. Pangit kapag nilagay nyo to lahat. Baka naman umasim. Yung saktong-sakto lang. Ayan. Kung gusto ninyo na madagdagan, pwede kayo maglagay ng ketchup. Yung iba kasi naglalagay ng ganun. Ako gusto ko kamatis lang. So, ayan. Spread nyo lang ng ganyan. Lagyan natin ng konti. Ayan. Tapos, isusunod nating ilagay yung mozzarella cheese. Ito po ay optional. Pwede kayong gumamit ng melt cheese na available dyan meron sa inyo. Eh, meron akong stock sa aking rep. Kaya, bakit hindi natin lalagyan? So, lagay nyo lang ng ganyan. Depende sa gusto ninyong karami. Kung gusto ninyong mas maraming mozzarella cheese, mas masarap. Yan. Then, isusunod na rin po natin ang ito yung black olive. So, konti-konti lang. Lalagyan niya ng ganyan. Naku, kapag hinain niyo po ito sa bisita ninyo, kaya kung meron kayong mga banding-banding kapag gabi, gusto niyong kumain, pwede mo kasing isama rito yung anak mo habang gumagawa kayo ng pizza dough, tapos mag-assemble kayo. Nakakatuwa. Dagdag banding na rin sa inyong pamilya. Eh, ako po, ayan o, yung mga chikiting ko, nakaabang. Yan. Tapos, yung ating red bell pepper. Pwede rin kayo mag-mix ng green bell pepper. Layo-layo lang. Para magandang tignan. Dahil ito naman po ay pang amin. Kaya, pasensya na po sa mga nanonood dyan kung hindi ako gumamit ng gloves. Pang midnight snack namin to. Habang nanonood ka ng TV, o diba? Kumakain kayo ng pizza, sarap. Yan. Lagyan pa natin dito. Tapos, yung ating white onion. Pwede rin kayong gumamit ng native. So, nasa inyo nga yan. Creative lang tayo mga mami kung anong gusto nating ilagay para sa ating pizza. Ayan. Para mas mapasarap. Kailangan lang naman natin maging malikhain para mapapakain natin yung anak natin ng pizza na hindi nila alam eh puro gulay yung laman, o, diba? Sarap na sarap sila. Tapos, nagkamera pa kayo ng bonding time. Ako, mahilig ako sa maraming sibuyas. Kaya itong parte na to, sa amin po yung matatanda. Yan. Then, ang the last, ang ating Spanish sardines. Ayan, yung tinabi natin kanina. So, i-chunk lang natin yan. Ayoko nang dinudurog kasi gusto ko yung merong nakakain na buo-buo. So, gamit tayo ng tinidor. Tapos, ganyanin lang. Para pwede yung ilagay sa mga parting yan. So, layo-layo. Again, sinasabi ko, pwede nyo naman itong durugin kung gusto ninyo na hindi nakikita yung Spanish sardines. Pero sa akin, gusto ko yung mga ganyan. Yung chunk lang siya, yung bubo.
Yan. Mamaya na anak ha, laro mo na ikaw. Sinakabang yung aking anak. Pag gumagawa kami, nakaabang sila kasi gusto lang yung nangingialam sila. Normal naman sa mga bata yung ganun. Lalo po yung anak ko nga, 7 years old. Gusto niya raw maging katulad ko, nagluluto. Kaya kapag nagbe-bake ako, sumasali talaga siya sa mga ginagawa ko. Yan. So, layo-layo lang natin ng ganyan. Naku, ang sarap. Ewan ko lang kung hindi paulit sa inyo to ng pamilya ninyo. Yan. So, sa isang lata po ng 120 grams na Spanish sardines ay makakagawa po kayo ng 2 pizza Spanish sardines. O, diba? Kasi meron pa tayong tira. So, ito ay para dun sa isang pizza dough. Then, syempre, hindi pa tapos yan. Maglalagay tayo ng additional mozzarella cheese sa ibabaw. Tapos, another cheese. At ang ating last, yung ating melt cheese. Para balanse yung lasa. So, yan. Dapat nakapag-preheat na po kayo ng oven, ha? Habang ginagawa niyo to. Dahil diretso na po natin to isasalang pagkatapos nito. Yan. Ako, sarap. Loaded, diba? Loaded sa toppings, tapos healthy pa dahil with Spanish sardines at soya oil na ginamit natin sa ating pizza dough. So ayan, tapos na po ako mag-assemble ng ating homemade Spanish sardines gamit ang family brand, ayan. At eto nga, nakapag-preheat na ako ng oven ng 170 Celsius ang init. Ibibake po natin to ng 25 to 30 minutes until na maluto yung ating pizza. So, nasa inyo kung gusto nyo mag-golden brown yung ibabaw, pwede nyo gawin yun. Kung gusto nyo yung nagme-melt lang yung cheese sa pinaka-ibabaw niya, pwede rin. So, ipapasok ko na to sa ating oven at ipapakita ko sa inyo pagkalipas ng ilang minuto. So, yan, after 30 minutes. Wow, saktong-sakto lang yung pagkakaluto natin. Ngayon sa mga nagtatanong, dahil lagi kayo nagtatanong paano ba mag-bake sa electric oven, ayan. Electric oven po yung gamit ko ngayon para ipakita sa inyo. Ang init po nito ay up and down, ha? Ayan, kitang-kita ninyo, saktong-sakto lang yung pagkakaluto. Wow. Ayan, isa lang pa natin yung isa pa. Siyempre may isa pa, di ba? Masamin yan. Wait lang, kuya. Ayan. Isa lang pa natin yan. Tapos, i-bake ulit natin ng another 30 minutes. Ayan po yung aking init. Tapos, up and down yung kanyang init. Ayan. So, dapat nakalagay siya sa up and down ng init. Tapos, yan. Nakalagay siya sa 30 minutes. So, intayin po natin ng 30 minutes. Then, luto na yung ating homemade Spanish sardines. Pero meron tayong luto, kaya meron na tayong titikman. At nakaset siya ng 170 Celsius ang init. Ganun lang po kasimple sa mga may electric oven dyan na madalas magtanong. Wala pa nga po akong gamit dyan na thermos. Yung thermometer. Ito. So, hindi pa ako gumagamit yan dahil sanay naman akong gumamit ng electric oven. So, balikan po natin pagkalipas ng ilang minuto ulit yan. So, dun muna tayo sa ating kakaluto lang na Spanish pizza sardines. Ayan. So, i-slice na natin siya habang mainit-init pa. Wow. Gising pa yung aking anak. Makikibanding daw siya sa akin kumain. Hmm. Diba? Maganda kasi itong bonding habang quarantine, diba? Kasama mo yung anak mo. Mm. Crunchy yung tinapay niya. Yung ating pizza dough. So yan, tapos na ako mag-slice. Kaya atin ang tikman.
So ayan, Tiki Mantay, matalam ko, isa yan sa mga inaabangan ninyo kapag nag-share ako ng recipe. At ito nga, gamit ang family brand ng Spanish sardines. E pwedeng-pwede ka nang mag-start na gumawa ng homemade pizza, Spanish pizza, gamit ang family brand. O diba, napakadaling sunda, napakamura, at healthy pa sa ating katawan dahil ang ginagamit nga nilang oil ay gawa sa soya oil na good for the health natin, mga manay. At hindi lang po ito yung kanilang available na 120 grams, meron din po silang 155 grams sa halagang 29 pesos lang, mga manay. Sulit na sulit. Kita nyo naman, di ba, nung binuksan natin tong isang pack na to. Napakarami ng laman, tapos makakagawa ka na ng dalawang homemade pizza Spanish sardines na gamit ang family brand. At ang kagandahan dito, kung gagawa kayo ng pasta, o yan, binibigyan mo kayo ng mga idea ha, pwede siyang gamitin sa pasta, mga manay. Napakasarap pag na tikman ninyo yung aroma ng Spanish sardines. Kagutom. Mas magandang ito yung gamitin ninyo. 29 pesos, mas marami siyang oil na pwedeng ang panggisa sa bawang at sibuyas. Naku, ang sarap. Ito lang, napakasimple lang ng sangkap, pero panalo yung lasa. At sulit yung presyo dahil pasok sa bulsa natin, mga manay. Dahil mura na, pero marami ang laman. Hindi ka dinaya. Yan. So, napakasimple lang po ng ating recipe binahagi ko sa inyo ngayong araw na to. Sana ay masubukan ninyo. At kung ikaw ay nanonood ngayon, nako, at bibisita ka sa bahay ko, bibigyan kita ng libreng family brand sardines na Spanish sardines para masubukan mo ang ating pizza na tinuro ko sa inyo ngayong araw. Diba? At malay niya si Pagi ng inyong manay na ibahagi sa inyo kung paano ba gumawa ng napakasimpleng pasta na gamit ang Spanish sardines. At hindi lang po ito yung kanilang flavor ha. Nakikita po ninyo, meron silang fried Spanish sardines na siguradong walang kaarte-arte. Kung dumating sa bahay mo, masyado kang hectic ang schedule mo, tapos wala kang ulam na nadatnan, eto lang, mapapa-unly rice ka na. Grabe. Sa isang ganito, kaya ang dalawang tao kakain. O diba, sulit na sulit ang halaga, pero panalo sa lasa. So yan, magtitikiman na tayo ng ating pizza. Yan. Dahil may nakasalang pa tayo sa oven. At nakaabang na rin po ang aking mga kasama rito na naglalaway na. So mag-start na tayong kumain. So in-slice ko na nga ito kanina, di ba? Pinakita ko sa inyo. At eto na. So sa mga magtatanong, hindi na po natin to kailangan lagyan pa ng hot sauce kasi may konting sipa ng sili yung ating Spanish sardines na talagang mapapawaw ka sa lasa. Ayan. O diba, napakasimple lang pero pag natikman ninyo, mapapawaw ka sa sarap. Panalo yung lasa niya. Mga anak ko po kasi, kumakain sila ng maanghang. Pero hindi naman siya ganun kaanghang. Ang sarap niya. Ito po ang isa sa masarap. Yung kanilang fried sardines in oil na Spanish style. Ayan. Pag natikman nyo to, patis lang. Tapos ka naman si, mapapa-unly rice ka na. Ang sarap. Natatakam na po yung mga kasama ko sa harapan. Ang sarap niya. Lasang-lasa dun sa dough yung ating ginamit na soya oil ng Spanish sardines. Kaya walang tapon. Ang ganda na pagkakaluto ng dough ng ating pizza dough kasi crunchy yung dough niya. Tapos cheesy. Ngayon, kung magtatanong kayo, malang sabayan manay, hindi po. Hindi mo siya masasabi na may basta
Nakita nyo, nauubos ko na. Kaya na humusga. Ang sarap niya. So, bibigyan ko muna yung mga kasama ko. Baka pati ako kagatin itong mga to. So, ayan. Gumakain na sila. Sarap. Kung yung simpleng sardinas nga na pinapalaman sa tinapay, ang sarap na eh. Ito pa kaya na family sardines. Spanish style sardines. Panalo. Again, sa lahat ng mga manunood, dumalaw lang kayo sa aking store at magbibigay ako ng libreng style na family. Again, sa lahat ng mga manunood, pwede kayong bumisit sa aking store at magbibigay ako ng libre na Spanish sardines para masubukan niyo yung ating pizza na gamit ang Spanish sardines mula sa family brand. Sarap! Ubus po namin ito ngayong gabi. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. And again, i-try nyo po ang family brand Spanish sardines. Ayan. At ayan. Magbibigay po ako sa mga pupunta sa aking store para masubukan ninyo. At available na rin po ang 155 grams. So itong mga pinakita ko sa inyo ay available na po yan lahat sa mga supermarket na malapit dyan sa lugar ninyo para masubukan nyo itong ating simpleng recipe na pasok sa budget at syempre healthy pa sa ating katawan. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!